alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoong inyong Diyos ay sa inyo kahit saan ka pumaroon. Josue 1 verse 9. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. 2 Pedro 2 verse 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Mateo 25 verse 21. Sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat sa alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamahalin kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mateo 23 verse 12. At sinumang nagmamataas ay mabababa, at sinumang napakakababa ay matataas. Isaiah 41 verse 13. Sapagkat ako ang Panginoon na inyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa inyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Mateo 6 verse 26. Masta ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ni inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba galalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Awit 91 verse 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kaniya sa kababagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Mateo 13 verse 47 hanggang 50. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at hiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Mateo 7 verse 17. Ang pagiging malalim sa Diyos ay hindi nakikita sa dami ng kaalaman sa Biblia at hindi nasusukat sa galing ng pagsasalita. Ito ay nakikita sa buhay na nabago at buhay na patutuo. Pahayag 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasukam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapi, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.